Hello mga kabishi, good morning, andito na naman tayo sa ating maliit na hanap buhay. So ayan, ako, mag-interruption tayo lagi dito kasi pag may bumibili. Ayan, andito tayo sa ating maliit na tindahan, galing ako kanina sa grocery tsaka sa drugstore. Ayan, makulit na mamimili. Ganito. So, galing ako sa drugstore. Namili ako ng panindang gamot. Ayan. So, ang ating nakuha, dagdag kita. Ito siya. Bumili ako na marami siyang mga ganito. Ibig sabihin ito, sa 10 pirasong binibili mong newsip, may libre kang 2 piraso. So, kung marami kang binibiling ganito, ayan siya. Ang binabayaran mo nito is yung 8 piraso lang. Yung 2, free na yan. So, kung marami kang binibiling ganito, kung meron kang 20 pieces na binili, meron ka ring 40 pieces na free. So, napakalaking bagay na yon sa yung kunting tubo. Madagdagan na yung kunting tubo mo. Yun. Tapos katulad dito, ayan, 2 ganito, 5+1 naman siya. So, ang tubo mo nito sa bawat piraso niya is 2 pesos. So, yung kung may libre kang 1 piraso sa 5, sa 1 pack, so magkano nito tubo? Mas doble pa doon sa padosdos mo, patong, di ba? Kaya ganun lang ang diskarte pagka mayroon ka maliit na tindahan. Para man lang mayroon kang kunting dagdag na kita. Pagka pumunta ka sa drug, so mamili ka ng mga Unilab. Unilab lang pwede natin itinda sa mga sanisari to. Hindi naman tayo pwede sa mga ibang mga gamot gaya ng mga antibiotics. So ito is mga first aid lang na gamot. Gaya dito is 7+1 naman. So, kumuha ka ng maraming, ganun, ayun, sa 4, may 4 ka rong libre niyan. So, napakalaking bagay na yan. Ito, 5+1, ayan siya. 5+1, so. Kaya, imbis na tumubo ka lang ng, sa isang balot is 10 pesos tutubuin mo, magiging 20 pesos or 30 pesos ang tutubuin mo dahil may free siya. Tsaka ganito yan, ayan. So, napakalaking bagay na yon. Kaya pagka pumunta ka ng drugstore, bago ka magpunta doon sa butika, titingnan mo na kung may mga display silang mga promo pack tawag dito. Kasi, pag doon ka diretso sa counter nila, hindi nila iaalok to. Kaya hindi mo ma-avail to kung hindi ka nagtatanong, ganun. Yan. Para lang kasi ito sa mga dumadaan na mamimili. Pero pag nagninegosyo ka, ito talagang hanapin mo. Pag sa grocery store ka naman is, ang hahanapin mo naman is yung Savers area nila. Savers area. Kasi andoon nakalagay yung lahat ng may mga promo na mga item gaya nito. So, bibili ka ng 12 ng ganito. May libre kang isang ganyan o di ho, magkano na yan yung isang ganito, di ba? Malaking bagay na yan. Yan, marami tayo ganun, ayan. So, yan yung picnic na kumikita tayo naman, lalo na sa atin mga maliliit lang talaga na namumuhunan pakunti-kunti lang, so ganito ang gagawin natin para naman madagdagan yung kunting tubo natin. Kasi yan, sa isang balot na yan, gagamitin mo yung isa, wala pa ng tubo. So, ayan. Pag gumamit ka nito ng isa, is may libre ka nito, di nabunuhan na. May tubo ka pa rin. Kaysa pag wala to, pag ginamit mo yung isa nito, wala ka ng tubo. Ayan. E kung marami kang kinukuha, iba-ibang flavor, pareho silang may ganito, may fresh yung ganun, di pandagdag mo na yung sakita mo. Ayan, ganito. Yung binabayaran mo nito is 11 lang. 12 pesos ang ganito. May libre siyang isa. So, pwede mo nang konsumo yung isa. So, ibig sabihin, hindi na nababawasan yung puhunan mo. Dahil
may libre ka namang isa na ginagamit mo pang gamit sa bahay. Ito naman, ganun din. 11. Tawag dito. 11 plus 1. So, may libre ka rin na isa. So, kung hindi ka mahilig gumamit nito, bebenta mo lahat. So, yung tubo mo na tig 2 piso na patong plus yung 1 piraso, 20 pesos. O di magkano, nakikita mo dun is 34. Kasi 12 pesos naman to. Ganon. So, ganon. Ang mga diskarte-diskarte natin pag namimili, hindi yung... Pagka namimili ka, dire-diretso ka lang dampot. Di mo tinitingnan na may mga option pa pala na mas kikita ka. Ano, kasi yung pag namimili, yung tinitingnan ko talaga, lagi, yung may mga extra na 1 piraso, 2 piraso, napakalaking bagay na kasi yun. Yung mga ginagawa kasi nila sa mga ganito, yung diskarte sa ating maliit na tindahan para kumita tayo ng doble. Parang doble na rin kinikita. Minda, pag nakalibre ka ng 1 piraso, nakalibre ka ng 1 piraso doon, ikuntutubo ka dito ng, sa 1 balot ng 20 pesos. Tapos may libre kang 1 piraso, halagang 20 pesos na rin yun. O di, doble na yung tubo mo doon. Ganon. Kaya discarte na lang sa ating maliit. Kasi sa mga wholesaler, hindi nila naman siya pinapansin to, pero napakalaking bagay to. Mga malalaking puhunan. Kasi dito tayo kumikita kaysa doon sa tinutubo natin na dagdag natin sa bawat sachet ng piso-piso. Napakaliit lang talaga nun. Kaya sa mga nanay dyan na nag-umpisang magtinda, lalo na't yung mga maliliit pa na puhunan, ganun ang gagawin. Tsaka yung pagka namimili ka, yung mga sellable items, yun ang pinakapiliin mo. Ganun. Kasi yung iba, pag nag-umpisa magtinda, hala, dampot lang ng dampot na basta grocery, kompleto grocery, hindi ganun. Sa mga area kasi natin, paiba-iba yung mga items na sellable, hindi pare-parehas. Kasi may mga items na mabili dito, sa ibang lugar naman, hindi. Yung mga ganun, kung ano, ako kasi pag nung nag-umpisa ako nagtinda, konti lang yung tinda ko, tapos lahat ng mga hinahanap ng customer, yun, nililista ko. Nililista ko. So, ito palang item na to ay mabili. So, yun yung nililista ko. Pag nag-grocery ka, yun yung mga binibili ko. Tapos, unti-unti na yun na nakasanayan ng tao na yun ang laging hinahanap. So, yun. May mga item din na hindi siya bilihin, pero paminsan-minsan hinahanap din ng tao. Pwede ka pa rin mag-display noon, pero huwag kang bumili ng marami. 2 o 3 piraso, pwede na yun. Kasi, mas maganda kasi yung tindahan mo, kahit maliit, ay lahat ng hinahanap ng mga customer ay may maibibigay ka. So, babalik-balikan ka ng mamimili, ganun. Kasi katulad sa dito sa amin na tapatan, tabihan ang mga tindahan. Dikit-dikit talaga ang tindahan dito sa amin, pero first God naman, okay pa rin naman ang kita. Mabubuhay pa rin ang pamilya. Ganun talaga. So, ano lang, discarte lang, tapos ang ano ko lang talaga, hindi ako nagpapautang. Kasi nagpapautang ka, akala mo kumikita ka. E kung takasan ka na isang mangutang na hindi na nagbabayad sa'yo, pati puhunan mo noon tangay, hindi lang yung tubo ni tour, pati puhunan tangay. Sa bagay naman, depende rin naman sa tao na meron din taong matino magbayad. Pero noon ganun, nung nag-umpisa ako, nagpapautang ako noon. Pero naglilista ako na naglilista, ang dami nawawala akong pera, ganun talaga. Kaya ngayon, iniisip ko, mas makontento na ako sa kung ano lang cash na natatanggap ko. Kasi ayoko na nung lista ng lista. Tapos, minsan naman yung ibang nangungutang, okay lang sa mga matino. Madalas na ngayon, sa panahon ngayon, pag may utang na sa'yo, ganun, nawawala na ako sa topic. Dahil, na-interrupt na naman tayo. Hindi ko na alam ano yun. So, ganun na lang tip sa mga nanay dyan. Sa pangungutang pala. Ganun sa akin. Masaya na ako kung magkano lang binta ko cash. At least cash. Siya, maipaikot mo agad. Mga kailangan ko, ano mga kulang-kulang. Kasi, ang style ko is,
lahat, pag wala na akong item na yan, nililistak. Para hindi ko makakalimutan kung ano yung wala sa tindahan mo. Lahat ng nawawala na, limawala na ganito, o sige, ilista mo yan, ilista mo. Eri, pagka pamimili mo, ayan na, diretso, diretso na, hindi ka na mag-iikot sa tindahan mo. Ano kaya kulang dito ni Kuya? Para hindi mo makalimutan, ilista mo lagi kung anong naubos ng item sa tindahan. Ganun. At saka, yun lang. Hanggang sa susunod nating vlog. Thank you sa panonood at sana isubscribe mo ang channel ko. At kung may nakuha kayong kunting aral o mapupulutan ng diskarte bilang isang nanay. Thank you. Goodbye.